Dambuha lang palakat, palakang transparent, at palakang palasigaw. Ilan lang yan sa mga kakaibang palaka na ngayon mo lang maikilala. Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Umpisahan natin sa palaka na pwede mong tignan ng tagus-tagusan. Ito ang mga glass frog na makikita sa South at Central America. Amazing ang katawan ng mga glass frog dahil parang salamin ang kanilang balat at makikita ang kanilang laman loob. Wow, ito ang ultimate glass skin. Ayon sa research, ginagamit nila ang kanilang transparent na balat para mas mabilis silang makapagtago sa masukal na halamanan. Tuwing mating season, ang mga palaka ay may kanya-kanyang ingay para tawagin ang atensyon ng babae. Pero para sa mga Indian bullfrog, hindi sapat ang maingay na kokak at kailangan nila ng makulay na balat para makaagaw pansin. Sa mata ng mga babae, kapag matingkad ang kulay ng lalaking palaka, yan ang mas gwapo para sa kanila. Kaya naman pagalingan ang mga lalaki sa pag-display ng kanilang blue balls. Dito pa rin sa India, makikita ang pambihirang palaka na aakalain mong fetus ng hippopotamus. Ito ang purple frog at mahirap itong hanapin dahil nakatira ito sa ilalim ng lupa. Sa ilalim ng lupa, dito sila humahanap ng insekto gaya ng langgam at anay. Tuwing buwan ng Agosto, saka lang lumalabas sa lupa ang mga purple frog para maghanap ng mating partner. Mala-alien ang itsura ng purple frog, pero siguradong mas weird ang itsura ng isa na to. Sila ang turtle frog na makikita sa Australia. Tinawag itong turtle dahil sa ulo nito na bilugan at malapad na katawan na maihahambing sa pagong. Ang mga turtle frog ay mahilig ding kumain ng langgam at anay, kaya meron itong kuko na biyasa sa paghukay sa tahanan ng mga langgam. Kung ang palaka na to ay mukha daw pagong, ito naman ang isa na mukha namang lumot. Kung hindi dahil sa kanilang mata, aakalain mong sila ay bato na tinubuan ng lumot. Dahil sa kanilang anyo, tinawag silang mossy frog at tanging sa Vietnam ka lang makakakita nito. Parang lumot ang kanilang balat, kaya mabilis silang nakakapagtago sa mga kalaban gaya ng ahas at ibon. Isa sa pinaka-amazing superpowers ng palaka ay ang maging yelo at muling mabuhay kahit maging ice popsicles. Ang mga wood frog ang isang palaka na nagdaraan sa proseso ng pagiging yelo sa tuwing taglamig. Tuwing panahon ng snow, 75% ng kanilang katawan ay nagiging yelo. Ganito ang kanilang estado sa loob ng 8 buwan. Pagsapit ng tagsibol, unti-unti nang umiinit ang paligid at ito na rin ang simula ng pagkalusaw ng yelo. Pagkatapos ng 8 buwan ng pagiging yelo, mistula bang nagbalik sa buhay ang nagyelong palaka? Kung na-amaze ka sa superpowers ng wood frog, ma-amaze ka sa kakitaan ng next nating bida. Ito ang black rain frog na parabang palaging wala sa mood at palaging nakasimangot. Mukha silang hinog na abokado na tinubuan ng mata at paa. Makikita lang ang palaka na to sa timog ng Africa. Tinawag silang rain frog dahil nakatira ito sa ilalim ng lupa at lumalabas lamang tuwing umuulan. Ang isa pang palaka na may ganitong katangian ay ang Mexican burrowing frog. Gaya ng rain frog, madalas itong magtago sa ilalim ng lupa at lumalabas lamang tuwing tag-ulan. Tuwing mating season, gumagawa ito ng kakaibang tunog. Humihigop sila ng hangin at sa kanila nilalabas na parang may amplifier. Sa tuwing ginagawa nila ito, parang silang bola sa sobrang laki. Sa lahat ng ingay na kayang gawin ng palaka, ito na ata ang pinaka-cute. Sila ang desert rain frog na makikita lamang sa South Africa. Sa tuwing may kalaban, ginagamit nila ang kanilang boses para takutin ang sinumang may masamang balak sa kanila. Ang paggawa ng ingay ay pangkaraniwang defense mechanism ng mga palaka. Pero para sa akin, parang mas lalo akong nakikitan sa kanila.
Dito sa Pilipinas, tahanan ito ng 105 species ng amphibians. Isa sa pinaka-special rito ay ang Philippine Flat-Headed Frog. Ang palaka na to ay endemic at tanging sa Palawan lang matatagpuan. Angat sa ibang palaka ang flat-headed frog dahil sa nakaumbok nitong mata at nguso na pakurbada. Masela ng palaka na to dahil nabubuhay lamang sila sa mga ilog na may malinis na tubig kung saan marami noon sa Palawan. O ito, nakakita ka na ba ng palaka na mabalbon? Oh no! Ito ang hairy frog na makikita sa Africa. Sa totoo lang, hindi ang balahibo nila ang kakaiba sa kanilang katangian. Sila lamang kasi ang hayop na kayang baliin ang sariling buto sa kamay at palabasin sa balat. Paglabas ng buto sa kanilang balat, para itong kuko na sobrang talas. Ginagawa nila ito bilang defense mechanism panlaban sa mga predator. Sa tubig ng Lake Titicaca, South America, dito nagtatago ang pambihirang palaka na tila ba nasobrahan sa dami ng balat. Ito ang Titicaca Water Frog. Sila ay aquatic animals dahil gaya ng isda, hindi ito tumatapak paalis ng tubig. Buong buhay nila ay ginugugol sa pagtira sa ilalim ng tubig. Oh, wow! Upang makahinga sa tubig, ginagamit nila ang kanilang mga balat para sumagap ng oxygen. Kaya kahit pangit ang itsura ng kanilang balat, importante pa rin ito para sa kanilang survival. Dito pa rin sa South America, may palaka na hindi lang kakaiba ang itsura, pati ang paraan ng kanilang pagpapalaki ng anak. Ang mga babaeng Suriname toad ay nangingitlog at ilalagay nila ito sa likod ng lalaking palaka. Ang mga lalaking palaka ay may butas sa likod at dito niya poprotektahan sa butas ang kanyang mga anak. Pagkalipas ng 3 buwan, isa-isa nang mapipisa ang itlog at maglalabasan sa balat ng likod ng kanilang tatay. Kung may trichophobia ka, siguradong kikilabutan ka sa eksenang ito. Kung ang Suriname toad ay naglalabas ng anak sa balat, ang mga Darwin frog naman ay nagluluwal galing sa kanilang bibig. Ang palaka kasi na to ay kilalang nilulunok ang mga itlog at pinapalaki sa loob ng tiyan ang kanyang anak hanggang sa mapisa. Pagkalipas ng 2 buwan, oras na para mapisa ang itlog at ito na ang panahon para iluwa niya ang kanyang anak. Nakakabaliktad ng sikmura ang pagpapalaki niya sa kanyang anak, ngunit kakayanin mo ba kung may makita kang ganitong palaka? Ito ang Goliath Frog ng Africa at ito ang pinakamalaking palaka sa buong mundo. May haba ito na 2 talampakan at timbang na 3 kilo. Sa sobrang laki ng palaka na to, kaya nilang kainin ang anumang magkasya sa kanilang bibig gaya ng daga, isda at maski ng mga ibon at paniki na dumadalo lang sa ilog para uminom ng tubig. Dahil nakilala mo na ang pinakamalaking palaka, ito naman ang pinakamaliit na palaka. Ito ang Pedophrine amawensis na makikita sa Papua New Guinea. May liit ito na 0.3 inches at halos sing bigat lang nito ang isang paperclip. Dahil dyan, sila rin ang pinaniniwala ang smallest vertebrate ng animal kingdom. Dito naman sa mabatong bahagi ng Andes Mountain, may nagtatagong palaka na may natatanging paraan sa pag-iwas sa kalaban. Ito ang pebble toad. Ang kulay at texture ng kanilang balat ay parang bato, kaya mabilis silang nakakapag-camouflage sa paligid. Kung may paparating na kalaban, gumugulong sila pababa ng bangin na parang isang tunay na bato. Hindi nila kayang tumalon gaya ng ibang palaka, pero mukhang mas mabisa ata ang ganitong estilo para makaiwas sa kalaban. Ginagawa mo! Sa makapal na kagubatan ng Southeast Asia, dito makikita ang palaka na may abilidad na lumipad. Sila ang Flying Tree Frog. Sa tuwing may kalaban, tumatalon ito ng puno papunta ng kabilang sanga. Ang katawan nito ay binuo upang kontrolin ang hangin na parabang nagpa-paraglide. Dahil sa kanilang superpowers, kaya nilang lumipat ng kabilang puno na may distansya ng 15 metro. Last sa ating list ay ang palaka na pinaka-paborito ko. Ito ang Budget Frog ng South America na sumikat dahil sa cute nilang sigaw.
Dahil sobrang adorable ng palaka na to, madalas silang hulihin sa gubat para ibenta sa mga exotic pet collector. Ikaw, alin sa mga palaka na aking naitampok ang pinaka nagustuhan mo? Comment down below para malaman namin kung bakit yon ang pinakapaborito mo. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Tonton Tayabas, Sheila Penamora, Angelo Mundas, Kerwin Ibanez, Lynette Berdol, Kenneth Samsona, at Think and Imagine. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!